ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sumpayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pag-unawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam na mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit, kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem,
ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu bumubuhay, nagtuturo at umaakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maganda po sa ating patuloy na paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma ay may mga panahon, no, kung saan ay si Jesus ay tinuturuan tayo paano ba natin tatahakin at paano magiging mas makabuluhan ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma madalas nating inuugnay sa mga pagsasakripisyo, sa mga panata na ginagawa natin,
Pero magandang balikan ulit sa ating ebanghelyo na ang panahon ng Kwaresma ay hinahanda tayo. Hinahanda tayo at tinutulungan tayo para buong puso na makasunod kay Jesus. Sa pamamagitan ng ating pagtalikod sa ating mga nagawang kasalanan at pagtahak sa pagbabagong buhay. At sa ating ebanghelyo ngayon ay pinapaalalahanan tayo ni Jesus na sana sa buhay natin bilang Kristiyano ay may puwang tayo sa pakikinig sa salita ng Diyos. At hindi ba yun din naman ang kahalagahan ng panahong ito ng Kwaresma? Panahon para tayo ay makinig at pakinggan natin ang tinig at salita ng Diyos. At mula sa pakikinig, ating isinasabuhay ang ating napakinggan. Pero sana sa panahong ding ito, hindi lang tayo nakikinig at sinasabuhay, pero sana yung napakinggan natin, yung pinagsusumikapan nating isabuhay, ay siya ding ibinabahagi natin sa iba. Sa ating pakikipagtungo sa kapwa natin, mainam din at maganda na ang ating pakikitungo no, ay panahon din ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus eh, ang gumaganap sa kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya no, ang imbitasyon sa atin ni Jesus ngayon, akayin din natin ang kapwa natin palapit kay Jesus. Ipakilala natin si Jesus sa iba. Ibahagi natin ang kanyang aral at turo na ating narinig. Kahapon ho, narinig natin ang kwento ng pagpapatawad. Kung paano natin tinanggap ang pagpapatawad ng Diyos, ay sana'y ibinabahagi din natin sa iba ang pagpapatawad at awa na natanggap natin. Ganon din po sana sa salita ng Diyos na ating pinakikinggan, ating pinagdinilayan. Ito'y binabahagi din natin sa iba. Ito'y itinuturo din natin, lalo na ho sa mga bata. Kung kayo ho'y may mga anak o apo, ibahagi ninyo sa kanila sino si Jesus. Ibahagi at ipakilala ninyo sila sino si Jesus. Naalala ko ho nung may isang mag-ama na narinig ko, nag-uusap at bit-bit-bit-bit ng tatay niya yung kanyang anak. At tinuturo niya ang imahe ng Nazareno. Sabi niya, o yan o, si Jesus yan. Sabi mo, oh, pray ka. Yung bata, gumanon, at nakapikit yung mata. Kahit yung simpleng ganun gesture lamang ng isang ama sa kanyang anak, tinuro ang imahe ng Nazareno at sinabing, si Jesus yan, dali, pray ka. Simpleng pamamaraan na yon ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ipinapakilala mo na si Jesus. Baka kasi sa atin, natatakot tayo na ibahagi ang salita ng Diyos. Sabi, Father, hindi ko naman kabisado yung Bible eh. Paano ko ibabahagi ang salita ng Diyos? Hindi mo kailangan kabisaduhin. Ang kailangan mo lang, makilala mo rin si Jesus. Dahil hindi mo kayang ibahagi kung hindi mo kilala. Sana bilang mga Kristiyano ngayon, kilalanin natin si Jesus. Pakinggan ang kanyang salita. Hayaan natin na yung salita niya ang humubog ho sa ating buhay. Para ho sa ganon, ang salita na ating napakinggan ay maibahagi din natin sa kapwa natin. Maibahagi din natin
lalong-lalo na ho sa mga kabataan at bata sa paligid natin. Kung ganun po yung gagawin, sinasabi ho ng Ebanghelyo sa atin, ang gumaganap sa kautusan at nagtuturo na ito pa rin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Ang ating itugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan. At kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay pakundangan sa paghahain ngayong ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauhaw sa pagsunod namin sa giliw mong anak. Ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Anak, hindi niya ipinagkait
sa dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo sa isang tulad ko masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiningis ng iyong anak para sa akin. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service bukas, March 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth or tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ito ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagiging tapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin.